Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan sa tapat na pagbabagong loob. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin awang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iyutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway.
ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa iyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayo magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos nang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siyang nakakaalam nito. Siya ang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang tawag po natin sa araw na ito ay Miyerkules ng Abo. Bakit ho Miyerkules ng Abo ang tawag? Natural, ito yung araw kung saan tayo mga Kristiyano ay naglalagay ng abo sa ating mga noo. Wag ho kayo magtatanong sa akin, "Father, kailan po yung Ash Wednesday?" Isasagot ko sa iyo, Thursday. Ano ba ang halaga ng abo? Bakit espesyal ang araw na ito para sa ating mga Kristiyano? Sa katunayan nga, hindi ho Linggo ngayon, Miyerkules ho ngayon, pero ang daming tao sa simbahan. Kahit sa simbahan ka magpunta, tila biglang dumadami ang mga Katoliko nagpapalagay ng abo. Ano ba ang halaga ng abo sa ulo natin? Hindi ho yan parang medalyon. No, nasasabi mo, "Oy, may abo ako sa noo, nagsimba ako. May abo ako sa noo, mabait ako." Kabaliktaran ho yun. Yung abo sa noo natin, nagpasabing, "Makasalanan ka." Yung abo sa noo natin na nagsasabing at nagpapaalala na makasalanan tayo. Nagkasala tayo sa Panginoon. Kaya kung babalikan natin ang kwento ng mga lumang tipan, nang si Jonas umikot sa bayan ng Nineveh at sinabing gugunawin ang Nineveh. Pero kung babalik kayo sa Panginoon, hindi nagagawin ng Panginoon 'yan. Ano ginawa nila? Sila ay nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa ulo. Tanda ng kanilang pagsisisi. Nang si David ay nagkasala,
nakipagrelasyon siya kay Bathsheba at sa pangdahilan ng pagkamatay ni Uriah na asawa ni Bathsheba. Tinawag siya ni Propeta Nathan. Kinall out siya. At nung na-realize ni David ang kanyang pagkakasala sa Panginoon, anong ginawa ni David? Nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa ulo. Ang abo sa ating ulo, sa ating mga noo ay nagpapaalala sa atin na ako ay nagkasala sa Panginoon. Pero hindi natatapos yun doon. Oo, ako'y nagkasala. Pero ang tanda ng abo ay paalala na tayo ay nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya ang abo sa noo ay nagsasabi at nagpapaalala sa atin, oo, nagkasala ako sa Panginoon, pero ang tanda ng abo sa ulo natin ay nagpapaalala, nagbabalik loob ako sa Panginoon. Kaya ang abo ay paalala ng pagbabagong buhay. Kaya tignan mo ang katabi mo at sabihan mong magbagong buhay ka na. Yan. Sabihin nyo, yan, magbagong buhay ka na. Sabihin nyo ulit, balik ka kay Lord. O ba, hindi nyo makaya sabihin. Babalik tayo kay Lord. Dahil ang kasalanan ang naglalayo sa atin kay Lord. Ba? Ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ang abo sa noon natin nagpapaalalang, babalik na ako sa Diyos. Magbabagong buhay na ako, tatalikuran ko ang mga kasalanan ko, gagawa na ako ng mabuti. Kaya ang mga krus sa noon natin ay hayagan nating sinasabi, babalik loob ako sa Panginoon. Sinisimulan ko ngayon. Start now. Not tomorrow, not next week, now. Ngayon, magsisimula ang paglalakbay natin pabalik sa Panginoon tungo sa pagbabago ng buhay natin. Ang abo, tanda ng pagbabalik loob. Pero ang abo din po ay tanda ng paglilinis. Naalala ko ho, nung high school po ako, sa probinsya ho namin, ay sa may lababo ho, mayroon dong parang lalagyan, yung microwavable, abo ang laman. Sa mga matatanda, sa mga kakatanda, kabisadong kabisado yan, may abo. At tinanong ko, bakit may abo rito? Ang ginawa ko, sinaboy ko ho sa may lababo. At nagalit sa akin yung lola ko, bakit ganyan ang ginagawa mo? Hindi yan laruan. At tinanong, bakit may ganito rito? Sabi ng lola ko sa akin, panglinis yan. Ay ko, abo, nakakalinis? Kulay itim yan, di ba? Yun pala, sabi niya, yun ang nilalagay sa ilalim ng kaldero para pumuti. Ang sagot ko, may ipuputi pa ba yan? Ang itim-itim na niyan? Ang dumi-dumi na niyan? At pinakita sa akin ng lola ko paano niya nilinis ang ilalim ng kaldero. Hindi ho scam, hindi ho budol ang ginawa niya. Nakita na sarili ko mata paano nalinis ng abo ang akala ko'y madumi at maitim. Ang itim ng kasalanan sa buhay natin, akala natin hindi na natin matatanggal. Yung itim ng kasalanan, tingin natin, Lord, ganito na lang ba ako? Ang itim-itim ko na, ang dumi-dumi ko na. Ang abo, ang paalala sa atin, kahit gaano man kadumi ang tingin mo sa sarili mo, kayang linisin ng dugo ni Jesus ang dumi ng kasalanan mo. Walang imposible sa Diyos.
Kaya ang abo nagpapaalala sa atin, I am in need of repentance. Babalik ako sa Diyos. Ang Diyos ang tutulong sa akin. Sa araw pong ito, bilang mga Kristiyano rin, sa pagpasok natin ng panahon ng Kwaresma, ang Miyerkules ng Abo ay araw ng pag-aayuno. Hindi tayo kakain ng normal na para ho sa iba, 8 o 7 beses. Ang advice ho sa atin ay one full meal. Pumili ka na lang kung saan. Pero ho, sasabihin mong, one full meal, ito na po yung one full meal ko, Father. Nagpunta ka naman sa Sanyup. Ang araw din pong ito ay araw ng pagpapaliban natin sa pagkain ng karne. Bakit? Dahil yumayakap tayo ng pagsasakripisyo bilang tanda din ng pagbabalik loob natin. At hindi lamang ho yun. Ang pagsasakripisyo din natin ay nagtuturo din sa atin na magbahagi sa iba. Yung pang-araw-araw mo na sangyup, bawas-bawasan mo na. Para yung pera sanang gagamitin mo doon, ipangtulong mo sa kapwa mo. Yung kaka-Starbucks mo araw-araw, no? Bawas-bawasan mo naman. Para yung 160 mo na kape na araw-araw at pagbawas mo doon, pwede mo namang ipangtulong sa mga tao na hindi makakain man lamang kahit isang araw. Fasting and abstinence teaches us to be charitable to others. Pagtulong, pagyakap, pagbabalik loob. Yan ang tanda ng abo. Yan ang tanda ng pagbabalik loob natin sa Diyos. Kaya pagkatapos ho ng misa, no, mamaya po ay maglalagay ng abo, pero lalagyan lang ho natin yung mga nasa unahan. Yung sa iba po ay pagkatapos ng misa, sa labas po sa San Juan o kaya sa Quezon Boulevard, may naglalagay po ng abo doon. Sa ating paglalagay ng abo sa ulo natin, balikan natin ang ibig sabihin ng abo. I have sinned and I am now turning back to God. Babalik sa Diyos, lilinisin ng Diyos sapagkat ako'y nagkasala. Ang grasya ng Diyos ang tanda ng abo natin sa ulo. Ang paglilinis at awa ng Diyos ang magpapaalala sa atin lagi ng mga abo natin sa ulo. Ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na kumakalinga, ang Diyos na babalikan nating lahat. Amen. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ng ating mga ihos o ushers. Magsitayo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang May Kapal upang ang abo sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin
sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abos sa ulo sa pagganap ng 40 na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapati mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nang mapagpatawad upang buksan niya ang ating mga puso at makita natin ang pangangailangan natin sa pagpatuloy ng pagbabagong buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maisabuhay ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma bilang nararapat na panahon ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananalangin at pagtulong sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging tapat ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan,
iwasan ang korupsyon at katiwalian, at maging mabuting halimbawa sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tanda ng abo sa ating mga noo ay magpaalala sa ating mga kahinaan. Magpasigla sa atin upang gamitin ang mga biyayang tinatanggap natin sa pagtataguyod ng pamayanang Kristiyano at magpalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuluyang makiisa sa sambayan ng nagpapakumbaba sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang akayin ng Panginoong Hesus ang kaluluwa ng yumaon nating mga kapatid sa kalangitan, at ganun din naman tayo sa katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa panahong ito ng pagsisisi. Patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at gawing karapat-dapat sa kaligtasang dulot ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda, ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay magpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami maging tapat makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan na mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo.
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Oh.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inipon tayong sa hangad.
ito'y halimbawa ng Diyos. Nakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutuman kusa naming pinagtitiisan at iyong kalugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa iyong kalooban at puspusin nawa niya kayo sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Oh.